But your person loves you, guys, no? And ito nga yung sabi ko sa inyo na parang nagsisimula ulit kayo ng relationship nyo, mga kapiksi. And attached pa rin sa'yo. Meron pa rin kayong emotional attachment itong person nyo. And ito nga, guys, yung sinasabi natin na brand new beginning sa inyong relationship na parang gusto nyo na mag-rekindle ng relationship nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So sa reading na to guys, titignan natin yung feelings sa'yo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy mga kapixie. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So, unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung energy surrounding your relationship. Meron tayong teddy bear energy. Meron din tayong phoenix energy. And meron din tayong soulmates energy. So, ito guys, this is a very positive energy, guys. Kasi ibig sabihin nito, parang nagsisimula ulit kayo ng person nyo, mga kapiksi. With this phoenix energy, no? So, parang ito yung rekindle, restart, change of mind. Pwedeng tumating kayo dun sa stage na, let's say for example, may mga pag-aaway na kasi sa relationship guys, hindi naman yan palaging swabe, no? Merong times na dadating na mag-aaway kayo kasi meron kayo mga pagkakaiba. Pagkakaiba sa personalidad, pagkakaiba sa mga preferences, sa ugali, di ba? May gusto kayo na ayaw nila, may gusto sila na ayaw nyo, ganyan. So, may mga times na hindi talaga kayo magkakasundo. Sometimes, nakaka-apekto din yung ibang factors like yung trabaho, family, pera, barkada, mga impluensya ng ibang tao, etc., etc. So, pwedeng pinagdaanan nyo na yun mga kapiksi, pero regardless, kahit dumaan kayo sa mga ganon, parang nag-adjust kayo, no? Nag-a-adjust kayo parehas and parang willing kayo parehas na tanggapin yung isa't isa despite ng mga nangyari sa inyo and willing kayo na magsimula ulit nitong person nyo mga kapiksi. So parang the agreement is mutual, no? Hindi lang ikaw lang yung may gusto, hindi lang siya yung may gusto, ganyan. Pero mutual yung agreement nyo mga kapiksi para marikindle and magsimula ulit yung relationship nyo. Your person is still interested in you. Meron pang hatak, no? Especially with this soulmate energy, meron pa rin kayong hatak sa isa't isa. That's why hindi lang, kaya nga sabi ko, mutual yung feeling. Hindi yung isa lang yung may gusto, tas labag sa isa. Ganyan. So, yeah. So, the feeling is mutual. So, pwedeng hindi lang siya yung interesado sa'yo. Ikaw, interesado ka pa rin sa person mo and willing kayo to take another chance para ipagpatuloy itong partnership na to, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa messages na yan. So, tingnan natin yung feelings ng person nyo, guys. Shuffle ko to habang sinashuffle natin to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright.
So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course mga kapiksi kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news guys, no, dahil ngayong April, meron tayong 200 pesos discount mga kapiksi sa lahat na mag-avail ng course guys, kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda niyan guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto niyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpa-book ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinipixietayo@gmail.com. So Taurus guys, kaya in-represent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung ating feelings energy mga kapiksi. So ito guys, ito yung positive and negative energy. Yung negative energy na nakita natin dito guys is parang may nakikialam sa relationship nyo. Pwedeng may tukso. Especially kung LDR kayo guys, kasi yung iba dito LDR, no? And maraming temptation sa paligid mga kapiksi. And tapos parang yung person nyo ano siya, no guys, likas na masiyahin, parang masiyahin siya, extrovert, pwedeng extrovert yung person mo, mahilig siyang lumabas, mahilig siyang makisama sa mga tao, mabarkada, ganyan. Parang people pleaser din yung person mo, and parang ano siya, maganda yung relationship niya, pakikipagkapwa sa mga tao, ganyan. Gusto niya na palaging yung adulting na tinatawag. Yung nakikisama, ganyan, sa ibang tao. And yung pakikisama na yun, guys, sometimes nami-misinterpret yun. Nami-misinterpret ng ibang tao at the same time, nami-misinterpret mo din, no? Kasi ikaw, parang pwedeng opposite kayo nitong person mo. Pwedeng hindi ka mahilig sa ganun, ganyan, siya yung mahilig sa ganun. Tapos nai-misinterpret mo na bakit ang hilig-hilig niya sa ganun. Lahat pinakikisamahan niya, maganda yung trato niya, ganyan, na nami-misinterpret mo na binibigyan mo ng ibang kahulugan. So, nagkakaroon ka ng duda sa kanya. And at the same time, yung mga tao din sa paligid niya, dahil nga magaling makasama itong person mo, nami-misinterpret lalo na ng mga third parties, mga kapiksi. So, magiliwin. Comment down below guys, no, if naka-resonate kayo. Medyo magiliwin itong person na to na parang maraming nagkakagusto sa kanya. Maraming na-attract sa kanya dahil sa ganong ugali niya mga kapiksi. And doon na nagkakaroon ng temptasyon. Hindi mapigilan na kiligin sila ay doon sa person mo mga kapiksi. Okay? So, yeah, ganun yung nakikita natin na parang nagre-revolve dun sa person mo. At saka yung person mo, hindi siya masyadong seryoso or parang ano siya, medyo easy-go-lucky. Parang ano siya, pinaghalong mature and immature rolled into one. Parang meron siyang child within himself or herself, mga kapiksi. Na parang sometimes isip bata, but you know they are mature. They are already a mature person, mga kapiksi. But your person loves you, guys, no? And ito nga yung sabi ko sa inyo na parang nagsisimula ulit kayo ng relationship, no? Mga kapiksi. And attached pa rin sa'yo. Meron pa rin kayong emotional attachment itong person niya. And ito nga, guys, yung sinasabi natin na brand new beginning sa inyong relationship na parang gusto nyo na mag-rekindle ng relationship nyo, mga kapiksi. Yeah. So, pero feeling ko, guys, kailangan dito magkaroon ng acceptance. Kasi kung ganun talaga yung person mo, as long as wala siyang ginagawang masama, kailangan nyo lang matuto magtiwala. Una, kailangan nyo matuto magtiwala sa person nyo. Pangalawa, alisin nyo yung insecurities nyo. Kasi dapat i-develop nyo yung magandang self-concept nyo, mga kapiksi. Para regardless kahit na lumabas yung person mo o kung sino yung kasama niya, you feel secure, hindi kayo nai-insecure, para hindi kayo mag-isip ng kung ano-ano dun sa person nyo, guys. Meron dito yung presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, for some of you. Maaring may fire element itong person mo. Yung person mo, guys, willing siya na makinig sa'yo. So, pag pinagbawalan mo siya, makikinig siya. Parang pag sinabi mo, tumahimik ka, tumigil ka dyan sa paglabas-labas mo, ganyan. Makikinig siya, willing siya na makinig sa inyo, mga kapiksi. Pero dapat binabalansa nyo lang din, guys, kasi baka may tendency ito na magrebelde. Ibig sabihin, pag palagi nyo pinagbabawalan, lalong magpupimiglas.
So, kailangan balanse lang. Huwag masyadong mahigpit. Huwag din masyadong maluwag. Kasi pag naluwagan naman, nasobrahan naman sa luwag, sabi ko nga sa inyo guys, itong person na to, parang mayroon siyang inner child within themselves, no? So, nandun yung, di ba pagka mga bata, hindi yan titigil hanggang hindi nila nagagawa yung gusto nila. Ganun yung mga bata, no? Parang wala silang pake. So, parang may ganun yung person nyo na gusto niya na fulfill yung tawag ng kanyang pagkabata, no? So, yun, nandun din nang gagaling yung pagiging rebellious niya, guys. Di ba ganun naman yung mga bata pag pinalo mo, pinagbawalan mo, lalong nagre-rebelde. So, dapat marunong kayong, hindi naman sa kontrolin yung person nyo, pero dapat marunong kayong mabalanse para hindi rin umabuso yung person nyo. Meron tayong presence ng water sign dito, guys. Cancer, Pisces, Scorpio. Itong person mo, hindi ka nito bibitawan. At least for now. Parang gusto niya na magkasama kayo sa same direction. Actually, yung person mo, parang ino-open ka niya sa mundo niya. Lalo na kung magkaiba kayo. Let's say, for example, introvert ka, extrovert ka. Gusto niya rin na maranasan mo yung ginagawa niya, yung nararanasan niya. Parang ina-encourage ka rin niya na labas-labas kayo, sama-sama ka sa mga party-party, ganyan. Which is, parang kabaligtaran mo naman, Taurus. Okay? So, yeah. Comment down below, Taurus. Pero when it comes to feelings, mga kapiksi, nakikita natin na mahal pa rin kayo ng person nyo, may connection pa rin. And sabi ko nga, guys, willing to listen sa'yo yung person mo. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Shuffle natin to, guys. Tingnan natin yung mensahe sa inyo ng inyong partner or specific person. Anong gusto nyong sabihin sa'yo? I wonder if you are happy without me. Especially pag nasa labas siya. Kumbaga, you have your own world. Tapos meron siyang sarili ding mundo niya. You have your own spaces. And gustong malaman ng person mo kung masaya ka ba. Na hindi siya kasama, ganyan. I replay our conversations over and over again. Or over and over. Ito yung mga pinag-awayan nyo, mga kapiksi. And parang doon na pagtanto ng person mo. Diba sabi ko nga sa inyo. Na willing kayong mag restart nitong person mo. So ito, parang gusto niyang baguhin, no? Yung mga pinagtalunan niyo, yung mga pinag-usapan niyo last time, parang gusto niyang baguhin. And kung meron siyang chance na baguhin 'yon, gagawin niya. So pero hindi, kumbaga hindi niya nakakalimutan yung nangyari sa inyo, pero kung mababago niya, babaguhin niya, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Taurus, if feeling niyo nakaresonate kayo dito sa mga messages na to. Guys, ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede niyo pakinggan, mga kapiksi, para makatulong sa relationship niyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.